Sa kanyang mga lagad, ngunit ang pagbubay ang
Spirito ng katotohanan. Ang pagkaito mula sa Ama, susubuhin ko siya sa iyong buhay sa Ama, na siya ang magpagtungo sa akin, at magpatuturin kayo tungkol sa akin. Sa bagay sa kasimulang ay kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa iyo upang huwag kayong mawalan ang pananalig sa akin. Palalayasin niya kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay magkakala ang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sa mga hindi nila ako nakikilala. Niyang Ama, ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyo, ipinagpaunan ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Christ. Sa linggo po ay pag-apyak ni Kristo sa lahat. And then after that ay ang Pentecost. Kaya po ngayon, pinapahayag sa ating Ibanghelyo na ipapadala ng Ama ang Espiritu ng Katotohanan. At alam po natin na bago niya na ipadala ito ay kinakailangan na muna siya ay bumalik sa Ama. At ang Espiritu ng Katotohanan ang tagapagpulong ng Espiritu. Tawagin nga po natin ay tagakabali, tagaakal ang Espiritu sa ato ay siyang magbibigay sa atin ng lakas kahit na ako sa panahon na inatawag natin pag-uusin na maaaring maranasan ang mga laban ng mga tao na maaaring naniniwala ko sa Diyos at katulad na po ng binayag sa panahon ng kasulatan na sila ay ipapamatay. Ipapamatay sa pangalan din ng Diyos. Ang gagawin po ay maraming bahagi ng paglilos na ganito pa rin ang nangyayari. Pwede, hindi naman mo tayo pananampalataya ang katulad ko ay hindi naman ako masasabi natin na walang pahitunis ko sa bagay na yan na naging bahagi ko ng ating istorya. Pero naging maliwanag ang pagtutusin ko ngayong mga pananampalataya na namatay gawa ng persecuted gawa ng pananalig sa Diyos. Pero bahagi ng pag-ilos na untusin ko ay kailangan ito yung patuloy na pinagsintibay. Walang dapat na mangyaring pagpatay. Yun ang isang magandang bagay. Pero yung isang kinakatakot mo natin na ginagamit ang pananampalataya para pumatay. In the name of God. Maging ito man ay Muslim, ito man ay
ibang pananampalataya, manumituman ay Hindu, Buddhism, o Kristiyano. Sa pananampalataya, yan ang buong patuloy natin pinangawa na yung pagpapahalaga ng buhay ng tao. Na ito ang ating pananampalataya at yung turo ng Jesus ay yung turo ng pag-ibig. The path of violence as a for a truly power of Christ. Ang daan ng pagiging violente ay walang lugar sa buhay ng isang tunay na nagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maaari ang ating puso ko ay hindi dapat ito ay maging pamantaya ng tao. Pero hindi naman manigdama ni Jesus na ianda ang mga alaga ang kanilang sarili. At nandoon ang Espiritu sa ako ng maging kabayo na maranasan up to the extreme na mga sabi na kaya ko bahagi ko ng aming pagkilos na kundusin ko ay tayo ay susurvay sa mga lugar na tayo ay persecuted. Sabi na ang iba ay akala natin sa Mindanao na mga Muslim ang persecuted, hindi, majority sila ko. So, paano sila mag-persecute doon? Sila yung maraming doon. At maniwala na yung tulong ng ating pananampalataya at utos ng pag-ibig. So, hindi ko namin magiging pamantaya at yung mismo ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nakabase sa pag-ibig at sumasalba sa anumang uri ng paggamit ng violentic pamamaraan. Maging nga po sa hindi lang sa pananampalataya, kahit sa kriminal. Kung talagang naiintindihan na po natin ang ating pananampalataya, we oppose that penalty. Yun ay bahagi yun ng pagtugon. Kaya ako tumusip ko kung talagang naiintindihan natin ang ating pananampalataya. Sa pagkaulama na hindi yung pamamaraan, hindi yung paggamit ng violent pamamaraan. Sabi niya yung ito eh. Napakasama na ito. Eh wala na naitulong ito sa lingunan. Pero yung pagpapahalaga sa buhay ay hindi namin dapat sirahin. Bakit? Ganda namin para sa Diyos. Hindi dapat sino man ang tao na rito sa tayo na ito ang tumitim ng buhay kahit ang may gustado. Ganun na hindi yung pinangangabaan natin kapag pinag-usapan natin ay pagpapahalaga ng buhay ng tao. Nag-iwer yung pagkakaiba ng pananampalataya. Bakit? Yung primary sanctity of life. Yun yung isang napakunahin kahalagahan ng karapatan ng tao. Doon ko lahat nakabase, iba ang karapatan ng tao. Ano yun? Ang karapatan ng mabuhay. Kaya, itulog ko natin sa harapan ng Pilipan, sabagal kahit ang mabagisa, tayo mga mananampalataya, ay hindi tayo naging matibay sa nabagin ng
Suruhlah hatimu kepada antara kami. Itu suatu yang ingin pasti kami tidak akan kami tidak orang yang kami yang aku satu yang menanti dapat nanti menanti tiada yang dapat menanti sempat dan dulu apa ibu lebih dikenal dengan orang pahala namun jika memang tunggu dan murid maka buka yang menanti bagi Yesus Kristus itu aku terus usai itu mengibigan kayu kayunya hindi tayo gumagawa ng masama kahit na sa mga gumagawa ng masama ibigan Diyos alam mo naalala ko tayo sabi ni Santa Teresa ng Avila na Santa Teresa ng Calcuta well ito din parang nagsabi ng mga kaso ano sabi ni isa ang pagkatawa na para palabanan natin ang bagay ng sena ay magsisimula ito sa pamagitan ng hindi. Ano ko siya sa akin na hirapan ako kasi hindi ako panakitin. May mga tao magaling kumitin pero may mga tao na hirap kumitin. Sabi ni St. Teresa of Calcutta na it's not violence. Ngunit ako, pag-ibig. At yung pag-ibig na ito, simula mo sa pag-ibig ng ito. At ano yung kanyang ako? Hindi alam mo rin, yung tao, ayaw na ayaw mong makita. Araw-araw. Kapag maraw mong maaaring, makita mo siya araw-araw, tigyan mo siya na limang beses. Ito ay bahagi yun ng kanyang amon. Hindi ano yung tao na ayaw mong makita. Yung mga tao na tinuturing mong kaaway. Yung itinuturing mo na hindi nagbabayad ng utang sa'yo. Yung mga tao na niloko ka. Sa maraming pamamaraan ng mga tao kasi nakita natin na talagang hindi lang ang kahit ito pa talagang sinira yung aking pinamukasan. Ano sabi ng Santa Teresa? Blessed Teresa, pero ano po sa misanto na pero itian mo ng limang beses sa loob ng isang araw. Yun yung tanda na alin ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo. Kasi sinusunod mo ang kanyang utos. Magmahalan din. Patulad ng pagkaya na ipinapahayag ni Jesus, ayun, higit natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Hilingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Bakit? Sa pamagitan ng Espiritu Santo, kasi ito po tayo ngayon, tutawagin natin, we are of the time of the Holy Spirit. Kundusin po hindi na po tayo panahon ng ating Panginoon sa Kristo. Bagaman na naman nila, Christ is being present within us, but especially through the Holy Spirit. Yun po yung ibanghelyo natin kahapon. Na sa pamagitan ng Espiritu Santo, hindi ninyo maramdaman ang aking presensya. So, utusin po yun, ito yung panahon ng Espiritu Santo. Pagkaman si Jesus na rin po, yung panahon kasi ni Jesus ay makita po natin may higit sa lahat. Tumon sa 33 years years niya ang pagpalito. Pagkakang alam natin, when the Holy Spirit, the Father is here, Jesus Christ is here. Sila yung magkakaisa.
Pero yung nakikita natin din sa lahat ay ang pag-araw ng Espiritu Santo. Christ is being present to us through the Spirit, Holy Spirit. Kaya bahag yung mga usap ay idulog natin. Idulog natin sa buong ito. Larong-larong na ngayon, panahon ng eleksyon, mayroon kayong magkakaiba ng inyong iboboto. Yung iba ay nagkakagaling. Kung minsan yung iba ay kung ano-ano sinasabi yung isa kong kaibigan ay nakipag-awis sa kanyang pinsan. Kasi magkaiba sila ng kandidato. Kasi nakita nung kaibigan ko, minumura si Bishop Socrates Villegas. So, sabi ko sa kanya, ay, yung mga taong emotional, kahit anong sabihin mo sa kanila, walang mangyayari. Kasi bakit? Punong-punong sila ng emosyon. No reason is enough for people full of emotions. Kahit anong paliwatan mo sa kanila, kahit na anong logic, kahit na anong scientific evidence mo na ipapakita sa kanila, walang benefit kasi bakit emotional. Ay, tayo na ba ay makita mo natin na yung emosyon natin ay isa lang pututusin. Ano yun? Pag-ibig. Yun na yung makita natin. Because yun lang ang lahat sa nakita mo natin na ipinamapanin sa atin ang buong kapag. Ang siyang magbibigay sa atin ang tamang direksyon kapag pinag-usapan ko natin ay ang pag-ibig. Sa panahon ng pag-uusin, sa kung tawagin ang up to the extreme na yun. Kasi buhay at kamatayan ang pinag-uusapan na yun. O sa pag-ordinary natin pamumuhay sa daigdig nito.
Manalangin kayo ang mga kapatid ng mga magkakali ng mga nagkaligtaan ng Diyos sa mga mga Ama, dinamit mo ang isang parang naganap sa buong dating, gusto siya mo kami sa buong
kaysa kay Francis di Binabentura at ang tanang kapatid. Alalahanin ko rin ang mga kapatid namin na nangyayari na may pag-asang sila yung muling mabubuhay kayo pinag-aat ng mga kumama. Kawala sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawala ang inapatid na pinahatang masalang sa iyong buhay na marulukas. Kaysa ang mga nabiling marina ng ina ng Diyos ni San Jose ng kanyang esposo ng mga pastor. Isang malaking ang lahat ng kapangalan ang kumahitin ko sa daigig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwag naman namin ang pagpupuling sa darawan mo sa magigil ng anak na aming Panginoon, Yesu Cristo. Sa pagpupuling ng Cristo kasama niya sa kanya lahat ng pagpupuling sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, makakasama. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaangiyahan sa piging ng Kordero.
Thank you.
Thank you.